Mic, Hello, hello, mic, hello, mic. hello, hello. Un. Hello. Hello, 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 hello. Yes, sir. I think. Hello, hello. Dun. So, yon. Good morning sa mga nagagandahan. Nagwagwapo ang mga gambala TV natin dyan. Isang maulan na araw dyan sa Pilipinas. Na balita ko is, yun nga, nagbabasa street namin. So, yun nga, welcome sa isa na namang araw ng usapan, kwentuhan at talakayan dito sa Gagambala TV. Wala naman ang isa sa mga gagambala na mga araw nyo. At kasama rin natin, syempre, ang ating gwapong-gwapong quiz. Uy, na nagsasabing gwapo. Walang Gagambala TV dito kung wala kami. Pero syempre, yes. Wala kami dito kung wala kayo. So, welcome Ayo, na yeah, natin, true. Ang fresh na fresh. Walang iba. Oy. Quispy, kamusta naman dyan, Quispy? Oy, good morning sa'yo, Papa Renz. At good morning sa Pilipinas. Maulang-maulan daw dyan. So, huwag niyo kalimutan ang inyong mga payong kung kayo ilalabas ng bahay. O huwag na lumabas ng bahay para mas maganda. Hindi na kayo mabasa at magkasakit pa. Baka mapagkamalang COVID pa yan pagka umuubo kayo dyan. So, yeah, okay naman ako, Papa Renz, no? So, welcome back sa ating 1 week break. Yes. Pahinga kami ni Papa Renz. Tandaan nyo, lagi namin sinasabi, kailangan nyo din ng mapahinga para hindi naman kayo ma-burnout. Tsaka para makapag-refresh kayo, tsaka restart ng inyong mga mood at mga ideas. Oh. Yan. So, ikaw naman, Papa Renz, kamusta naman ang iyong 1 week break? Ano Ayun. Naman ang ginawa mo dyan? Siyempre, yun nga, kailangan talaga natin ng rest, pero hindi naman talaga kami nag-rest. Pagod pa rin. Pero yun nga, syempre, quality time, ano, enjoy lang. And summer nga dito, gaya ng sabi namin before is, summer lang talaga masaya dito sa amin, sa lugar yes. namin. Kaya yun nga, ano bang meron sa atin ngayon, quiz? Anong meron sa atin? Gusto kong tanongin yung mga kagambala viewers natin, no? Kung nagkaroon na ba sila ng ano, matatawag nilang bad friend? Yan, mainit na mainit. So yeah, minsan natatanong nyo ba sa sarili nyo or na-question nyo na ba kung yung pagkakaibigan nyo ba sa isang tao ay tunay? Oh. Or minsan napag-isip-isip nyo na ba na kung totoo ba yung kaibigan nyo o nandun lang kayo sa kategory ng friends with benefits? Oh. Ouch. So yeah, sabi nga nila no, along the way, habang lumalaki ka, no? Marami kang may encounter na iba't ibang klase ng tao. So, sa iba't ibang klase ng tao dyan, marami dyan yung pwede mong maging kaibigan. Mm-hmm. So, darating yung time na sobrang dami mong kaibigan. No? Misan, di mo na alam kung sino yung mga sasamahan mo. Misan, araw-araw ang gumagala. No? May mga ganyang moment. Mm-hmm. Pero, gaya nga ng ano, gulong ng buhay, darating din yung time na yung mga kaibigan na yan, mababawasan unti-unti. Siyempre, magiging busy. Pero dyan mo malalaman kung sino talaga yung masasabi mong tunay mong kaibigan, yung mga nag-i-stay, yung lagi talagang nandyan, hindi nakakalimot, yung mga ganyan. So yeah, para sa topic natin for today, Papa Renz, pag-uusapan natin yung mga senyales ng mga taong matatawag nating fake friends. So yeah, so kaya tutok lang kayo. Sabihin mo sa akin pag ano. So, yun nga. Hello. Hello, hello. Nasupresa ka kami dito sa kami. Namin gimmick. Medyo so, good. Yeah, syempre. So, Papa Renz, ito ang twist ng ating episode 9. Episode 9. Ito ang twist. Mm-hmm. So, as you know, hindi ko sa'yo shinare ang research natin. Oh. Hmm. So, kasi ang mangyayari nito is, you will be a guest ako? Tonight or on this. Yes.
So yeah, pero actually meron pa tayong isang guest. Uy, na yan dyan sa ating background. So introduce na natin. Ang ating guest ay walang iba kundi ang Dora ng Alberta. Na si Miss Pao Baisa. Miss Pao Baisa, pasok naman dyan. Wait. Ano yun ba? Wait ba? Pasok. Good morning, gents, Pilipinas, and good evening na dito sa Alberta. Yes. Thanks for being here. Yeah. So, in-invite namin si Miss Pao Baisa, no? Kasi syempre, ang episode natin is ngayon is about fake friends. So, This time, gusto ko naman magkaroon tayo ng dalawang point of view. Isang sa guy at saka isa sa girl. Para naman medyo patas. Para patas tayo. Walang bias dito. Another interview, ah. Another interview, yes. So, yeah. So, Miss Pao Baisa, magpakilala ka naman sa ating mga kagambala dyan. Naka-Miss Pao Baisa pa. Pao na lang! Okay. Pao na lang. Napagalitan pa tayo. Pangalan ko is Pao. Actually, Pauline Baisa. Mahaba yung pangalan ko, pero I prefer Pao na lang. Nag-move kami dito sa Canada 2016. So, almost 5 years na din. As of now, nag-work ako sa Calgary as a youth program coordinator sa Immigrant Services, so Calgary Immigrant Women's Association. So basically, tumutulong kami sa mga bagong dating dito sa Canada and we're focusing sa mga bata. At the same time, nag-volunteer din ako sa Filipino community. I think I have a quick introduction about myself. Yeah. Nice. So, mga kagambala, kung kayo magagawi sa Canada at kayo mga baguhan dito, wala na kayong ibang hahanapin kundi si Miss Pao Baisa. matik na matik yan. So, sabi mo na ako saan address. Pwede yung office address. Tama. So, yeah, huwag natin patagalin to, no? Yung mga naghihintay ni ating mga kagambala at ating mga viewers. So, number one sign, first sign agad tayo, no? So, number one sign ng isang fake friends na tinatawag natin is yung they bail on you a lot. O, in short, yung tinatawag nating mga talkies. Huh? Yan. So, sila ba yung mga kaibigan na madalas mag-cancel last minute? Tapos, madalas nakakalimutan niya na yung mga plano nyo. Yung mga plano nyo, ang tagal na. Tapos, papaalala mo pa, pinaalala mo lang lately, tapos biglang makakalimutan na, no? Alam naman natin yung friendship is being there with one another, no? Kailangan magtulungan tayo. Yan yung isa sa mga essence ng friendship. Pero kung iniiwan ka lang nila, lalo na kung kailangan mo, medyo mag-isip-isip ka na kung yan ba totoo mong mga kaibigan. So, madalas din binibreak nila yung mga promises na ano nila, no? From time to time okay lang, no, pero mahalata mo naman 'yan kung lagi kang tinatakasan eh, no. So yeah, bago ko gusto ko munang unahin si Papa Renz. Papa Renz, ano bang reaction mo sa mga taong talkies? Reaction mo diyan kung hindi niyo talaga kayang gawin, huwag niyo sabihin. Nagigigil ako sa inyo. Pero yun nga, isa yan sa pinapamilyar sa atin pagdating sa mga pagkakaibigan. Minsan nga, dyan nag-umpisa yung mga tampuhan. Dyan nag-umpisa. Pero hindi naman porket sinabing talkies, ay pag nag-talkies na sa'yo yung kaibigan mo is peke na talaga siyang kaibigan. Hindi naman pag gumanon talaga is peke na. Minsan talaga may mga kailangan lang tayo. Minsan may mga kailangan silang dapat unahin. Minsan sa higpit ng magulang is parang nag-go eh sila eh. Pero at pag dumating na yung araw is talagang magbabago yung isip. Pero may mga times naman na tanggapin nyo na masakit man is minsan ayaw lang talaga nila kayo kasama. Kaya kaya ang dami nilang rason para hindi lang matuloy yung lakad o yung mga sinabi nila sa inyong mga pangako man yan or what. Diba? Then, guys. Ayan. So, yun, medyo elaborate. Parang may pinaghuhugutan si Papa Renz, no? Hindi ko alam. So, yeah. Next natin si Miss...
Miss Pawaysa. So Miss Pawaysa, ano, mayroon ka bang mga na-experience na ganito or ano bang masasabi mo dito sa mga talkies? Pau na lang, kuya naman, oh. Pau. Nakalimutan ko, napagalitan na naman tayo. Anyways, I think nag-a-agree ako kay Renzo. Pero familiar ba kayo sa kasabihan na puro drawing pero wala namang kulay ng mga kaibigan? So, kumbaga, plan kayo ng plano, drawing ng plano nyo, pero at the end of the day, nagkakatokosan na pala kayo. Minsan, meron pa kaming term na yaw-yaw. Yaw-yaw ka naman eh. So, ibig sabihin to. Yaw-yaw? Ngayon ko lang narinig. Ngayon ko lang narinig yun ah. No. So, yeah, wala, hindi ko wala si Pao, hindi natin masasabi yung yaw-yaw. Yeah, tama yan. Thank you. Agree ako kay Renzo. Like, hindi naman palaging masama na magtokis yung mga kaibigan mo sa'yo kasi sabi nga niya, and I think this applies to everyone, na meron tayo iba't ibang priority in life. And mapapansin mo naman talaga kung sino yung totoo sa'yo or like nagtotokis talaga. Kumbaga, nandyan lang sila kapag lilibrim sila, kapag kailangan. I think ayun yung way na kapag halimbawa yun na down ka or kailangan mo talaga ng kausap, ang dami nilang rason. I think meron din akong experience na ganyan na nung umuwi ako sa Pilipinas. I think ito, para lang to cut the story short, yeah. Pilipinas, sinabihan ko lahat ng kaibigan ko a month before ako umuwi. Pero makikita mo lang talaga sa kanila kung sino yung nagpapahalaga sa'yo, pero meron din mga tao na nagtotokis or sasabihin nila, oh, wala akong time, kahit na nagsabi ka na month before ka pang umuwi, na parang, girl, 1 month lang ako dito sa Pilipinas. So, ayun ang story na may hugot din si Pao, no? Hugot ano yan, ha? Usapang swimming. Pero ano, nagigets ko yung point ni Pao, no? Yung alam naman natin, no, ang hirap umuwi mula dito sa Canada hanggang Pilipinas dahil una, mahal ang pamasahe, tapos syempre hindi natin pwedeng pabayaan yung trabaho natin. So may mga time na almost minsan 3 months pa lang nagsasabi na tayo na uwi tayo, sana may time kayo kahit isang araw lang, minsan nga kahit lunch lang eh. Sana may ganun, no. Pero yeah, minsan doon mo din makikita kung sino yung interesado kang makita. Or yung syempre makasama, kasi kung tunay yan, gusto kanya makasama kahit konting tsikahan lang, di ba? At saka ako so, ano, mahirap mag-talkies lalo kung galing pa ibang bansa yung kikita. Yeah. Siyempre, kung tunay kang kaibigan, nandun yung excitement mo eh. Na makita yun, may tao, excite ka. Mm-hmm. True. Unless napakalaking dahilan nun para hindi matuloy yung lakad niya. Pero hindi lang naman sa friends nangyayari yung pagka-talkies quiz. Nangyayari rin yan sa mga ano, different types of relationship. Kahit pamilya mo, magulong mo. Kung jowa yun, iwanan mo na. Ano ko ka ng jowa? May date kayo, pero ikaw lang pumunta out. Yan lang. Bago tayo mag-jump sa number 2, no, meron lang ako konting debate para sa inyo. Sa ano nyo, sa opinion nyo, sino yung mas madalas mag-talkies? Isa, babae o lalaki? I think babae. Babae? Feeling ko babae din. Babae. Mag-agree ako kay Renzo about yan. Kasi ano eh, sila yung hindi naman sexist, pero yung sila yung mas mapili kaysa sa lalaki. Ng kasama. Yeah, may point. Kasi minsan ayaw rin ng babae, minsan na babae yung mas komportable sila minsan pag lalaki yung kausap. Minsan may mga ganun, di ba? Depende. May mga lalaki rin maarte. Yeah. I think madami nga din lalaking maarte, pero nag-a-agree ako na babae yung medyo madalas manokis kasi syempre paiba-iba sila ng plano sa isang araw. Kaya nga, di ba, sabi, ano ba naman yan? Di ko maintindihan yung mood mo or like kung ano yung plan mo sa buhay mo. So, agree ako dyan. Kumbaga marami silang ano, change of mood. Maraming mga chance na mas magbago yung mood nila kaysa sa lalaki. Kasi kami, wala naman tayong ano eh. Alam? So, yeah. So, jump tayo sa number 2. Ang ganda na agad. Number 1, mainit na mainit pa na, no? Number 2 na tayo. So, yung number 2 sign natin is yung they get you in trouble. So, alam naman natin, no, napaka-exciting na magkaroon ng isang spontaneous,
carefree and adventurous na kaibigan. Ha, meron yan, ha? May mga ganyan kasi ng tao. Yung mga tipong masasabi natin, ano, unpredictable sila, no? Hindi na natin ma-predict kung ano yung mga gagawin nila or mga trip nila, parang ganun. So, minsan, nagkakaroon pa ng time na they will break some rules along the way. Rules like laws or some kind of rules kung nasan man sila. Ang point dito is, hindi na to magiging maganda kung ikaw, pinipressure ka nung kaibigan na to na gawin yung isang bagay na hindi ka komportable. Especially kung hindi maganda. Ayan, pagbe-break ng rules or something carefree. Ay, syempre may mga, kumbaga may tinatawag nating peer pressure. Yung pag pinipressure ka na nagawin yung isang bagay kahit ayaw mo, pwede pa ba natin siya makonsider na isang kaibigan? Di ba parang ang hirap kasi dapat nga sila yung tipong sumusuporta sa'yo, no? Dapat hindi ka nila pinipressure sa isang bagay na, lalo na kung alam nila na hindi mo yan kaya or hindi ka komportable ng gawin yan. Yan. So, kay Miss Pao naman tayo susunod, no? So, they get you in trouble, Miss Pao. May na-encounter ka na bang mga ganito? Ay, naku, nag-break ka na ba ng rules? Ayan, mga tanong dyan. Pagkay. I think so. Oo. Like, napunta ako sa circle of friends na talagang carefree, walang pakialam kung ano yung ginagawa. Every day, umiinom na parang sa isang linggo kahit na nag-school ka, nagtatrabaho ka, tara, inom tayo. Nako. And nung una, syempre, mga kabataan, I think makakarelate yung mga bata na nasa age ng 15 to like 22. I'm not sure kung 15, 22 na-experience nyo pa rin. Pero yun nga, yung araw-araw na inom na parang everyday hindi kayo makakatulog nang hindi kayo nagkikita-kita. And on that circle of friends, na-experience ko na, alam mo yun, yung peer pressure na kailangan mong itry to. Like, meron mga times na umiinom kami, tapos gumagawa ako ng homework ko para lang kasi like, after nung homework ko, after ko mapasa yung homework ko, okay, sige, tara, inom tayo. Mm-hmm. Like, yes, andun pa rin yung sinasabi nga nila, YOLO with responsibility, pero hindi naman nag-a-apply yun sa lahat. Like, YOLO with responsibility means na, okay, do the fun things, pero at the same time, be responsible sa kung anong ginagawa mo. And like I've mentioned, dun sa circle of friends na yun, medyo parang hindi mo makikita yung ganong concept. Na parang mapapasubok ka talaga. And at the same time, yung get you in trouble, madami na din beses na parang sasabihin nila, alam niyo yung kasabihan, toxic Filipino culture na crab mentality na wag mo nang gawin yung assignment mo kasi hindi ko naman ginawa yung sakin. Tara, uminom na lang tayo. Tara, gumala na lang tayo. So, doon, pumapasok yung trouble. Na parang kapag nape-pressure na, sige, karamihan naman sa kanila, hindi ginagawa yun, hindi ko na lang din gagawin. Pero, ayun yung mahirap doon. And, sabi ko nga sa inyo na kailangan you keep yourself in the ground, alam mo kung ano yung priorities mo, and kahit na mapatrouble ka, kailangan mo din i-admit sa sarili mo na, okay, this is my fault, so claim it, and after that, ayusin mo kung ano yung trouble yung ginawa mo or pinasubulo. True. So, I think ayun lang yung experience na pwede kong ma-share right now kasi yun talaga yung highlight na okay, dumating na point na oops, tama na. And looking back, parang ako like, oh shit, napagdaanan ko pala yun. Nagkaroon pala ako ng ganun mga kaibigan. Ngayon, I'm wiser and like selecting kasi na yung friends na namuha ko kasi like, okay, kasi sayang yung time and energy na ine-invest mo on that specific friendship, relationship. And at the end of the day, kung mapapahama ka lang din naman, bakit mo pa sasayangin yung investment mo, right? Yes, so, true. Yeah, hintayin niyo sa akin. Yeah. Gusto ko idagdag doon sa sinabi ni Pao, no, yung tungkol sa paggawa ng assignment. Yung sasabihin sa'yo, wag ka nang gawin niyang assignment niyan, ganyan. Pero wag ka magugulat ka, bukas gawa yung assignment nila, ikaw hindi. Oh my God. Ganun, ha? Nangyayari yun. Ay, ganun ako, ha? Sabi ko wala ka assignment Renzo. Sabi mo hindi tayo gagawa. Pero wag ka gawa na yung assignment. May pagkaganon ako yun. Ayaw mo lang pakopyahin talaga. Kasi pag nalaman na nagkopyahan kayo, edi mas madadamay ka pa na ano eh. Pareho na kayong zero kapag nalaman na kopyahan. Totoo yan. Especially nung high school, college na mahigpit kapag
parang nalaman na copyright yung assignment mo is madadamay ka talaga. Yeah. Pero dito sa Canada, magkakaiba na kayo ng school eh. So, yung kopyahan, parang wala na yun sa picture. Kumbaga, talagang hinihila ka na lang nila pababa or pressure ka na, okay, sige, puro saya na lang, puro saya. Pero nawawala yung responsibility na dapat nuuna mo din talaga. So, yeah. Kao pa pa rin, ano bang masasabi mo dito sa ating number two? Sa ating trouble? Pag may mga kaibigan ka kasing ganyan na quiz na yan, no? Puro kalokohan. Tapos, pagdating ng end of the day na trouble na is ipapasa sa'yo yung mga mali. Diba? Yeah, yan yung mga kaibigan mong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Or sadyang ang kasiyahan nila is yung makita kang nahihirapan o nasasaktan. Ay! Yeah, wish. Minsan ang kapag ayaw naman talaga sa iyo ng kaibigan mo, masaya sila na ano eh. Parang sa kanila masaya sila na nakikita kang malungkot eh, namomroblema. Parang 'yun yung kasiyahan nila, which is bad naman talaga. Na dapat di ka na dapat mandamay kung 'yun yung kaligayahan. True. Yeah, agree ako doon sa dalawang sinabi niyo, medyo magkaroon ng ano no, ng kaibigan na laging napapatrouble. Siguro, ang pinaka-best lang yan is gawin mo na lang balance. Kung alam mo medyo mapapatrouble ka, medyo iwas-iwas ka na. Diba? Kasi ikaw din maapektuhan eh. Naapektuhan na siya, pati ikaw naapektuhan. Gusto yata may kasama siya. Diba? Pero guminsan kasi ko is gusto nila yung mga ganyan. Meron talagang mga taong ganun. No? So yeah, so yung number 2 natin, no, yung based dun sa mga example nyo tsaka reaction nyo, no, actually related yan dito sa number 3 natin. Yung number 3 natin is they downplay your success. In short, gaya ng sabi ni Pau, is crab mentality. So, nakapasin nyo ba yung mga kaibigan nyo, minsan ba may mga time na negative sila kapag may nangyayaring maganda sa'yo? Yan, ano yung mga Facebook ngayon, no, uso, no, like-like, pero masama loob, mga ganyan. Kung ano nyo, based doon sa research, ang magkaibigan daw is merong tinatawag na unspoken rivalry. They are competitive to one another. Nagkokompetensya pa rin sila. Pero good friends sila. Yung kompetensya na yun is a good competition. Ibig sabihin, yung kayo yung nagkokompete sa isa-isa to be better sa isa't isa. Pero masaya pa rin kayo kung ano yung nararating nung isa. Kung medyo nadadown yung isa, ihilay mo siya pataas or iaalalayan mo siya, yung mga ganyan. Hindi yung pag nadadown siya or pag nagiging success siya, dinadown mo siya na parang, eh, ganito naman yan. Alam mo yung lagi kami siya. In short, yan nga. Crab mentality. Kinakrab mentality ka nung kaibigan mo. So, yeah, yung mga ganyang kaibigan, more or less fake yan. Mayroon lang niyang gustong, ano sa'yo, gustong makuha or may napapakinabangan lang sa'yo. So, okay, paparents tayo, no? Crab mentality, friends. Paparents. Crab mentality? Ilang beses na natin yung sinasabi, dyan, ha? Oo, parang sa lahat ng topic natin, laging nasasama yung crab mentality. Usong-uso pala yan. Tayo ko nga lang dinalaman yun, eh. Actually, yung tawag, ngayon mo lang nalaman, pero ano mo na yan, nangyayari alam mo na yan, nangyayari na yan. So, yun nga. Yeah. Itong downplay. Parang hihila ka pa baba, di na downplay yung success mo. Yan lang talaga, Chris, yung mga kaibigan mong insecure na makita kang umangat, samantalang sila hindi kasi. Kaya minsan dun pumapasok yung insecurities. Hindi ko alam bakit may mga taong ganyan, Chris, no? Kahit di ko pa yung kaibigan. Alam. Kung ako yan, kahit di ko pa kaibigan, masaya ako makakita ng ano eh. Mga taong nagiging success, kumbaga. Mm-hmm. Bakit? Kasi ano eh, para sa akin nakakahawa makakita ng ganun. Parang for me, doon ka mapupush. Parang to work hard for your success na balang araw, yung ngiting aso mo ngayon is magiging ngiting tagumpay in perfect timing, di ba? At saka usually nangyayari yan, di ba, sa business, politika, na kahit magkaibigan kayo eh, talagang walang kaibigan, diba? Yeah. Na imbis na supportahan ka is kakalabanin ka pa. Tapos ano, ang masasabi ko dyan, ano,
Pay close attention sa mga ano, kaibigan mong ano, hindi lang papalakpak kapag nakita kang success, 'di ba? Doon ka sa ano, sa kaibigan mong nandyan na hindi ka pa successful, which is yeah. Sila yung mga taong talagang nandyan na supportive sa'yo. Kahit hindi mo nila nakikita na successful. Yes. That's true, that's true. Nasa iyo hanggang till the end, no? Mula tik-entin, no? Yes. Oo. Hirap kasi so, sa atin minsan, ano, hanggat hindi pa success yung kaibigan mo, hindi mo pa susuportahan. Yeah. Kasi true, parang true. Parang sinabi mo rin na ano, hindi ka naniniwala sa kaibigan mo, kaya hindi mo sinusuporta. Yeah, true. Yeah. So, ikaw naman is Pao. Pao, ikaw naman. Ano para nasabi na lahat ni Renzo yung gusto ko sabihin. Dahil dyan mapunta na tayo sa number 4. Yeah. Hindi siya yung ano, no? Hindi siya yung simpleng-simple lang siya na, ano, na sign. Pero minsan, tayo mismo, dahil minsan kasi isa lang kaibigan natin. May mga ganun, no? Isa lang kaibigan mo, tapos yung kaibigan mo pang yun, yung pa yung nagda-doubt sa'yo. No? Medyo mahirap naman yung ganun. Mm-hmm. So, yeah. Pero tama yun. I mean, nag-agree ako kay Renzo na nasa insecurity din talaga. And feeling ko hindi may iwasan yung pagkakaroon ng crab mentality kasi naka-ingrain na yun sa, kumbaga, sa culture na merong mga tao na pinalaki na ganun yung kinalakihan nila, ganun yung environment. Kaya, kumbaga, na i-apply nila sa ibang, like, relationship or, like, sa friendship nila. Like, yes, it's sad to say na madaming taong ganun. Pero, minsan, yung mga taong hinihila ka pababa, somehow boost your motivation na, okay, like, sige, like, i-downplay mo yung success ko ngayon, pero watch me na kakayanin ko maging successful in the future. So, merong pros and like cons, pero at the same time, ay nga, kung talagang paulit-ulit na ginagawa sa iyo ng kaibigan mo yun, then maybe they're not your kaibigan na hinahanap mo. Kasi, syempre, ikaw as a person, may iba't ibang level tayo ng capacity and abilidad na mag-excel sa buhay. And sabi nga nila, may kanya-kanya lang tayong pacing. It's just na merong nauuna na maging successful, pero meron din iba na talagang they take their time. And ayun nga, like once you admit na, okay, this is my failure right now, what can I do next? Paano ako successful in the future? So, imbes na parang issue away mo yung mga kaibigan mo yun, like, pabayaan mo na lang sila kasi at the end of the day, hindi ka naman nila papatayan, hindi ka naman nila susugatan, hindi ka dadapain. So, just focus your energy to yourself na, okay, fine, whatever. Ayun nga, ewan ko, nabasa nyo na yung book na the subtitle Art of Not Giving a Fuck. Sorry. Madaming mga libro na talagang matututunan mo na, okay, fine. Like, bakit ko ba papakialaman kung ano yung sinasabi nila? Like, especially ngayon sa generation natin na ang dami kasing kung anong-anong lumalabas sa social media. Facebook, Instagram, na ang daming influencer talaga without you seeing kung ano na nangyayari sa totoong buhay nila. Diba? Yes, na, seeing the achievement, the success, and we're portraying na, okay, in the future, gusto ko din yan. Pero, na-achieve na nung isa kong friend, so what should I do? Right? Like, okay, sige, ibabash ko na lang siya. Pero, yun nga, na it's in your control or it's in your hand how you manage your time and kung kanino mo talaga bibigay yung pake mo. Kasi kung bibigay ng pake sa kanila, then just go on and like live your life, diba? So, I think ayun yung perspective ko about down. Yes. Ang ano, elaborate talaga yung perspective ni Pao, no? So, two things na gusto ko idagdag dyan, no? Yung una, yung sa... Kinakabahan na ako. yung sa... Walang palitan. Dagdag lang tayo. Wala tayong palitan. Dagdag lang tayo. Dagdag. So, yeah. Two things na gusto kong sabihin, no? Yung sa una, yung sa jealous, no? Yung ugali natin na naiinggit tayo, human nature na yan. Hindi na natin yan matatanggal sa atin. Lahat tayo naiinggit. Aminin man natin sa hindi. Ang importanteng tanong dyan is, ano yung gagawin mo doon sa inggit na yun?
gagawa ka ba ng negative, gagawa ka ba ng positive? Kasi more or less, naiinggit ka, bakit hindi kaysa i-bash mo yung tao, eh, gumawa ka ng action para maabot mo yung same success na meron siya. Para hindi ka maingit, di ba? Yun yung una. Sa pangalawa, ini-encourage ko talaga yung mga tao, no? Kasi ako dito ako nag-start yung reading books, reading audiobooks, listening to audiobooks na mga informative, especially yung mga may matututunan ka. Gaya nga si Pao, may mga insights siya na galing sa libro. Kasi minsan, it will increase our knowledge, no? Especially kung ano yung genre na binabasa mo. Makakatulong talaga siya, promise. So, kaya ini-encourage ko yung iba na mag-read kayo ng book na informational. Hindi yung puro entertainment lang. That balance naman tayo. So, yeah. So, yes. So, number four, no? Number four na tayo. Number four is yung they want you to be in a certain way. As simple as lang the way you dress, kung ano yung kinakain mo, paano ka magsalita, paano ka pumorma. Yan, may mga kaibigan, no, parang sila yung magdidikta kung anong dapat maging ano ka. Gusto nila yung nababagay ka sa kanila, parang ganun. Na parang kung sasama ka sa grupo namin, dapat ganito ka pumorma, ganito ka magsalita, ganito ka mag-handle ng sarili. May mga ganun, no. So medyo toxic yung ganung klase ng kaibigan. Kasi lahat tayo unique. Eh. So in yung uniqueness natin ngayon, dapat yung mga kaibigan natin open sila dun sa ugali na meron ka. Hindi yung ibibigay nila sa iyo kung ano yung gusto nilang maging ikaw. So, yun. No? So, parang sinasabi na is yung parang, actually sa mga movie, madami to, no? Maraming mga movies na nagpo-portray na ganito na parang binabago nila yung sarili nila para lang they will look cool or like, madun sila sa masasama sa mga cool kids na tinatawag, mga ganyan. So, yeah. More, kadikit din siya nung peer pressure. So, yeah. So, pag the time na hindi ka sumunod sa kanila or hindi ka nag-act as same way as them, i-dispatch ka nila bilang isang kaibigan. So, Miss Pao, anong masasabi mo dito sa ating number four? I think usong-uso yan sa mga lalo sa mga high school set of friends kasi syempre sa habang bata ka tinitingnan mo talaga kung saan ka babagay or sino ba talaga yung circle of friends mo. So kung halimbawa gusto mo maging cool, gagawin mo lahat para maging cool kid ka, right? Yeah. And bukod doon, andun pa yung pressure na bakit ka sasali sa group namin, hindi ka naman talaga like cool. So talagang andun yung kumbaga sudden change of like appearance, like behavior, personality. Pero masaya ka ba doon? So, ayun yung parang dapat na tinatanong na, okay, fine, gusto ko silang maging kaibigan, pero kapag sumama ako sa kanila in the long run, is it worth it? Magiging masaya ba ako? Ano yung experience na matututunan ko? Or what will I learn from them? Pero yung experience ko naman, nangyari sa akin yan kasi parang nagkaroon ako ng circle of friends na talagang merong isa na halimbawa gusto niyang bilhin yung damit, tapos sasabihin niya, uy, bili ka na din para matchy-matchy tayo. Like, yes, yung mga matchy-matchy uso yan nung kabataan pa eh. Pero knowing na halimbawa 18 years old to like, let's say 22 years old, 23 years old, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo na, uy, bili ka rin. So parang kumbaga, kung pangit siya, kung maganda siya sa'yo, baka pangit siya sa'yo. So, kumbaga, yung comparison na, okay, magiging pareho tayo, pero for sure, mas angat ako sa'yo. Kasi, like, pareho lang naman yung binili nating damit, pero I look better than you. So, be careful lang din na huwag masyadong magpautos sa set of friends nyo na halimbawa sinabi, uy, maganda sa'yo yan. Pero tatanungin mo din yung sarili mo na maganda nga ba talaga to sa akin? Or it's just na meron din siya and maganda sa kanya, pero pag ako na yung nagdala, wala na. So, ayun lang yung parang super superficial na example na halimbawa sa pananamit, di ba? Pero yung in terms of like behavior mo or like kung paano ka mag-criticize sa kung anong nangyayari sa paligid mo, ayun, ibang usapan na yun. Kasi syempre, yung circle of friends mo, maapektuhan talaga nila kung paano mo i-criticize yung ibang tao or yung ibang circle of friends na meron ka. So, ayun, like, be careful lang sa mga ganong klaseng tao kasi pwedeng may matutunan ka, pero pwede ding mapasama ka. Kaya,
just be who you are. Like, siguro maganda na eto ako eh. Like, I don't need to change anything about my appearance para maging in ako sa inyo, para ma-accept ako dyan. Kasi, darating at darating yung time na makikita mo kung sino yung set of friends for you. So, sabi nyo sa akong kaibigan, always find people na like-minded. Like, pareho kayo ng values, ng personality, and talaga alam mo yun, sinusuportahan nyo yung isa't isa. Hindi yung parang, sige, I want you to be like me kasi ganito ako. Ay, yes. True. Papa Renz, your turn. So, dahil sa habang ng sinabi ni Pao, punta na tayo sa number 5. Hindi, joke lang. So, ang masabi ko lang dyan sa mga kaibigan na ganyan, ang masabi ko lang kung may ganyan ka kaibigan is ano, talagang always do the best version of yourself talaga. Wag yung sila yung magde-decide. Pwede mo sila tanongin pero ikaw pa rin yung magde-decision para sa sarili mo. True. Kasi pag mali yung decision nila, hindi mo naman mababalik yan. Hindi mo maisisi sa kanila yan. Wala ka nang magagawa. Mas okay na sarili mo sisihin mo kasi sisihin mo pa yung decision ng iba. Kasi tinanong mo sila tapos sinagot ka nila, ginawa mo naman. Pag problema na is talagang wala ka na magagawa, sinunod mo naman . Kaya mas okay na yung mas pakinggan mo yung sarili mo kaysa opinion ng iba. At saka, hindi mo kailangan gawin yun. Talagang always choose yung kung saan ka masaya talaga. Tama naman sinabi ni Pao na always, sabi ko nga dati pa, always choose to be happy talaga. Kung ano yung kung saan ka komportable is yun yung gawin mo. Hindi yung gagawin mo yun kasi doon ka madadagdagan ng kaibigan. Hindi totoo yun. Kung kaibigan naman talaga yan, whoever you are, kung anong suot mo, pananamit mo, tanggap ka yan. Kahit basurero ka, pwede ka maging kaibigan . Basta buo yung puso mo, kung buo talaga puso mo na decidido ka maging, ang kaibigan naman wala naman sa ganyan Nasa ano mo yan, sa pakiramdam mo yan . Sa puso mo yan, hindi yan sa kung anong nakikita sa'yo sa panlabas na kanyo. Yes, that's true. Malalim ng kaanyuan. Lalim lang. Isa lang yung alam kong malalim na word. Bilang lang. So yeah, maging totoo lang tayo sa sarili, no? Kasi eventually, kahit makakakita at makakakita ka ng circle of friends, kahit sabi mo, isa lang yan, dalawa lang yan, meron kang magiging kaibigan kung sino ka man, kung ano man yung ugali mo. So yeah. Sobrang mahirap yung nakikibagay. Yeah. Lalo na kung drastic yung gagawin mong change, no? Yung talagang literal magpapalit ka ng ano. So, yeah. Mayroon akong mayroon na realize ako doon sa sinabi ni Pao tungkol sa pagbili ng sa parehas na damit, no? Parang naisip ko, pwede nga, no? Aayain kanyang bumili ng parehas na damit or parehas kayong pumorma. Pero hindi bagay sa'yo, bagay sa kanya. Ang mangyayari is mas magiging angat siya sa'yo. So, eventually, parang dinadown ka niya, no? Parang gusto niya ipakita sa tao na mas eto kami, parehas kami, pero mas angat ako sa kanya. Na-realize ko lang, parang napa-oo ko kanina. Sabi ko, oo nga. Pero sabi ko nga din, Kuya, like, huwag kayong magpapauto. Kasi sabi nga din ni Renzo, it's your choice. Pero may mga tao na, since gusto nilang maging in dun sa circle of friends na yun, talagang oo sila. So, it's just a matter of decision. Huwag kayong magpapauto. Yeah. Lalo na kung mamahalin yung gusto niyang bilhin, no? Kasi di bagay sa'yo. Ubus pera mo dun. MLB. So, yeah. Oh, yeah. So, yeah. So, yung number 5 sign natin. Sa number 5 tayo, no? Ito, medyo controversial. So, this is about they bad mouth their friends. It means yung chismis, no? So, sa una, nakaka-flatter kung iisipin nyo na itong kaibigan na to, sinasabi niya sa akin kung ano yung feelings niya sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya, kahit yung best friend niya yan doon sa kabilang barrio or something. Sinasabi niya sa'yo ko na ganito yan, yung kaibigan kong yan, ganito yan, ganito yan. Yun yung parang sinasabi. Parang chismis niya yung kaibigan niya sa'yo.
sa una nakakatuwa, no, kasi you are thinking na they trust you on those stuff. Pero imagine kung the time na sinisiraan niya yung kaibigan niya yon, hindi kasi sigurado kung hindi niya yung ginagawa sa iyo. Paano kung ginagawa niya sa isa niyang kaibigan pero sa iyo ginagawa niya din? So it shows sign ng ano, no, disloyal and untrustworthiness. So yung siraan, no, kala mo sinisiraan niya yung best friend niya, hindi mo alam sinisiraan ka din dun sa kabila. So yeah, so siraan na to. So Papa Renz, anong magiging reaction mo sa siraan na factor natin diyan? Yung masamang idea yan. Yeah. Sabi nga natin dati, di ba, Chris? Mas okay na pag-usapan yung mga good na memories ng tao kaysa naman yung ganyan na wala ka namang patutunguhan. Nagsasayang ka lang ng oras sa ganyan. Tama, masama yan, di ba, Chris? At saka common. Yeah, chismis pa rin yan. Usually common yan sa mga matanda, eh. Di ba? Yeah. Kasi minsan nagugulat. Ito, lola ko, legit ganyan eh. Hihilain ako ng lola ko, mama. Yari ka? Oo. Kasi minsan, ali, kwento ko lang, yung lola ko kasi dati. Pag may, pag, yung lola ko kasi talagang real talk siya kung real talk. Pag ayaw niya sa tao, ayaw niya, tapos, pero magugulat ka na lang, kausap niya yung kinabukasan, ganun. Very yung good. Yung pinag-uusapan nyo lang kagabi na galit-galit siya, pero kinabukasan makakita mo, bati-bati na na. Okay. Yan. So, masasabi ko na mas okay talaga na pag-usapan nyo yung good na memories na, na sa tao kaysa naman yung bad. Bad, no? Oh, mas pangit yun. Saka nangyari yan ko is una sa inuman eh. Saka usually nangyayari talaga yun kapag wala na talaga mapag-usapan yung tao. Mas pinipili na lang talaga nila na pag-usapan yung ibang tao kaysa yung which is bad. Yes. Yeah. So, ikaw naman, Pao, ano mong masasabi mo dito sa ating mga chismisan factor? Nung narinig ko nga, yun din yung bumasok sa isip ko, ah, ito chismisan to. So, parang sa akin, ano bang masasabi ko dito? Like, sobrang, hindi ko sinasabi na hindi ako nakikipag-chismisan. Kasi talagang dumadating tayo sa punto ng buhay natin na napag-uusapan natin yung isang tao na for, let's say, naging malapit siya sa'yo. Pero, ayun nga, like, na backstab ka or like, nalaman mo sa ibang tao pa na ganito pala yung sinasabi niya. So, ikaw din, meron kang sasabihin against din sa tao na yun. And yung practice na yun, like, yes, talagang nandyan lang siya sa Filipino culture and tradition. Masama siya, oo, pero dumadating ka din naman sa punto na marirealize mo na healthy ba yun para sa akin? Like, ano bang nagawa ko na, I mean, ano ba yung magiging resulta kapag chinismis ko tong tao na to? Siguro, sasabihin mo yon sa pinaka-close na friend sa'yo and talagang taong pinagkakatiwalaan mo. Kumbaga, yung chismisan kasi and paglalabas ng sama ng loob is kind of like different, diba? Lalabas ka ng sama ng loob kasi talagang masama yung loob mo dun sa tao na yun. Yung chismisan talaga is yung, ayun nga, yung sinabi ni Renzo na ang dami-dami mo sinasabi sa likod niya pero kanabukasan, okay na kayo, masaya na kayo. Ayun yung pangit. And ano pa ba, masasabi ko about sa chismisan? Like parang ang hirap masabi sa isang tao na huwag nyo nang pag-chismisan yan. Pero meron akong kaibigan, isang kaibigan na true friend siya. I will say true friend siya. So, actually, kaya ako invite si Pao dito, no? Ramdam ko. Marami siyang experience. Miss friendship kasi ito si Pao eh. Kaya bagay na bagay. Friendship na explorer pa, no? Pero yun nga, isang friend. I will consider her as a true friend. And talagang sinasabi niya, sige, ilabas mo lang yung sama ng loob mo, ikwento mo kung ano yung nangyari. Tapos, yung tao na yun, talagang ikikip niya lang yung conversation nyo. Doon na yun. Like, kumbaga, what you hear, what I said to you, just when we leave, just leave it here. Diba? Tapos, parang
ang kagandahan lang dun, hindi siya, since kilala niya din yung tao na napinag-uusapan namin, she never said anything. Pero, kumbaga, bibigyan ka niya ng para na, okay, next time, ganito na lang yung gawin mo, huwag mo na lang pansinin. So, I think, ayun yung, kumbaga, good thing din na, hindi, I will consider yun nga, yung sama, paglalabas ng sama ng loob is different sa chinichismis mo yung kaibigan mo. So, yeah, if that makes sense. Pero, so far, yung pwede ko ma-share right yeah. now. So for me no, it makes sense yung sinasabi ni Pauno na yung sa chismisan. Actually to tell you the truth, ginagawa ko to. Ginagawa. Ganito si lahat. Yeah, yeah. Ganito yung ibig ko sabihin ginagawa. So especially pag naglo-long drive kami ni Mrs. Coach no, syempre wala kayong pag-uusapan, minsan pag-uusapan niyo yung mga bagay-bagay na ganyan. Pero ang nangyayari kasi, yung chismisan namin is just between us. Walang lumalabas dyan. Kasi I trust the person. Siyempre, pinakasalan ko pa. Kung di ko naman pinagkakatiwalaan. Kaya huwag kayo magpapakasal nang hindi nyo pinagkakatiwalaan. So, yeah. So, pag nag-long drive kami, usually, pag long drive, usually 2 hours, 3 hours, 4 hours. So, nag-uusap kami ng iba't ibang bagay. No? Misa na pag-chismisan namin yung iba't ibang tao sa paligid namin. No? Pero yung chismisan na yun, more pa yeah, sinasabi nga ni Pao is parang naglalabas ka lang ng sama ng loob or yung idea mo sa kanya. Pero kasi hindi naman yung lalabas yun, no? So technically sinisira mo siya pero hindi naman yung lalabas. So, parang pali pa rin eh, no? Basta ganun. Basta good parang, yun nga. Good chismis, Meg. Good chismis. So parang, yun nga, pinag-chismis siya. Pero at the same time, nagbibigay ka ng solusyon. Pero yung solusyon na yun, hindi mo naman pwedeng sabihin doon sa tao. Kasi ibig sabihin, chinismis mo na siya. Yeah. Diba? So yeah. So parang halfway sinosolve mo yung problema niya pero unless na magtanong siya sa iyo ng ask ng tulong quiet ka na lang. So yeah. So second to the last. So malapit na tayo no. So, pero maganda yung topic natin ha, maganda yung natin throwing of ideas. So yeah. So yung number 6 natin yung ano, yung friend na always asking favors. So yan no. Minsan may mga time big or small, minsan may mga time na tulog ka na sa gabi no, tatawag yan bigla or magte-text as mag-aask ng favor sa'yo. Minsan ang masakit pa niya no, hindi ka man lang kinamusta. Nag-ask agad ng favor, tinext ka bigla. After 1 week, tinext ka lang bigla. Uy, ano, may asana ako ng favor na hindi ka malang, uy, kamusta ka na ba? Ano, atin dyan. Walang ganun, no? As in talaga, diretso. Ito yung mga sinasabi natin, mga one-sided na relationship, no? Misan nga lang, doon sa side ng taong hinihinga ng favor, minsan di mo matanggihan eh. Kasi una, syempre, inisip mo yung value ng yung friendship nyo. Pangalawa, nahihiya kang tumanggi. Pangatlo, syempre, ayaw mo namang magtampo siya sa'yo dahil baka mamaya hindi mo mapagbigyan, magtampo, ganyan. So, masisira yung friendship nyo, parang nanginaya ka. So, kahit minsan na nai-istorbo ka na, hindi mo naman kaya, pero pipilitin mo, ginagawa mo, no? Pero kasi minsan, kailangan mahalata mo kung ginagamit ka lang nila. No? Gusto ko lang din idagdag, no? Papasok dito yung, ano, no? Yung salitang usapang pera, minsan, nagiging ano yan ng pagkakaibigan no, dahil sa pera. So, yeah. Gusto ko lang idagdag yun. Misan, mingin ng favor tungkol sa money, tas hindi mapagbibigyan, magkatampo yung kaibigan. Misan, mahirap yung ganun eh, kasi pera yan eh. Mahirap talagang pag-usapan yan. Alam mo, tinatay yung pera, no? Oo, kasi, siyempre pinaghihirapan mo yan, no? Tsaka may mga priorities ka din. So, misan, hindi mo talaga ma-afford na magpahiram. Kaya sana wag naman magtampo yung iba na kaibigan na hindi sila mapahiram ng pera. Moral support na lang yan, marami yan. Yeah. So yeah. So kay Miss Pau tayo sa ating asking favors. So anong masasabi mo dito, Miss Pau? Asking favor. Honestly, nakakaloka yan kasi mabait ako sa mabait. Like kung yun. Kaya kitang tulungan, tutulungan kita. Pero darating at darating sa point na parang, like, siguro natuto na ako. Ang dami, meron ako mga naging kaibigan, mga kakilala na natulungan mo, nabigay mo yung favor na inas nila sa'yo. Pero at the end of the day, ikaw pa yung masama, ikaw pa yung iba-backstab nila, ikaw pa yung iiwanan nila sa ere. And
it really happened na parang hindi yun joke, hindi yun sa TV nyo lang makikita or sa movie. Madaming tao na talagang iti-take advantage kung ano yung binibigay mo sa kanila. Kaya sabi ko nga, huwag kayo magpapauto, make sure na isusurround nyo yung sarili nyo ng friends na you really trust. And talagang, ano, like, kumbaga, kung ikaw na yung nangangailangan ng favor, alam mo na pwede mo silang matakbuhan. Siguro, ikakwento ko lang yung isang experience. Like, meron akong same circle of friends siya, actually. Mm-hmm. Parang, since nagda-drive na ako nandito sa Canada, like, tapos magkalapit lang kami ng school, kumbaga, lagi ko siyang hinahatid sundo, ganun. Like, pero I consider you as sort of my sister. Tapos, dumating yung time na parang, syempre, medyo malaki yung circle of friends. So, within that circle of friends, meron pa mga small groups. Mm-hmm. Na parang makikita mo na pinag-uusapan ka pala nila sa ibang group chat na sasabihin, uy, si Pao, susunduin ako, ano sasabihin ko? Tapos, yun pala, yung small group na yun, meron silang plano na wala ako dun sa picture. So, talaga masakit. Mm-hmm. Na parang, I'm giving you my time, giving you a free ride, offering your ride, tapos makikita mo na parang meron kayong group chat na sasabihin, ano sasabihin ko sa kanya? Like, sabi niya, susunduin niya ako eh. Like, pwede mo naman have some decency to say na, hey, Pawa, alis kami. Like, alam namin na meron kang school during that time. So, wag, parang, kumbaga, wag mo na lang ako sunduin. Na parang hindi mo pa, gagawa ka pa ng gagawa ng mga palusot na parang, like, ikaw na nga lang yung nag-a-ask na favor. Like, yes, I'm giving you the favor na minsan hindi mo ina-ask kasi I thought na makakatulong ako. Yes. Pero at the end of the day, ikaw pa pala yung mapapasama kasi tumulong ka or like nag-offer ka something for them. Tapos, ayun, like siguro, have the some decency na kung halimbawa yung kaibigan mo na yun, ino-offeran ka ng mga kumbaga favor na hiningi mo dati pero hindi mo na pala kailangan. Sabihin mo na, oh, I think hindi ko na yung kailangan. Just be honest with what you want. Kasi sayang din naman yung effort, di ba? Mm-hmm. And yung parang binibigay niya sa'yo na favor. Kasi pwede mo pa yun ibigay sa ibang tao imbes na sinasayang mo na lang. So, I think for that, ayun yung one experience na hindi ko makakalimutan. Marami pa actually. Pero siguro, just for the sake of time, hindi pa ko nakirito. Hindi ko na mic. So, ikaw naman paparin. Balikan natin. Baka tambangan mo. Nasagasaan. So yeah, ikaw parents, ano mo masasabi mo dyan sa ating sign about asking favors? So yun nga, yung sabi mo kanina ko is ano eh, yung mga iba hindi nangangamusta bago magpahumingi ng favor. Mm-hmm. Pero hindi naman lahat ng nangangamusta is mangingi na ng favor. Sometimes ano talaga, may mga kaibigan ka na mangangamusta sa'yo after how many years talaga na walang paramdaman eh. So, dalawa lang yan. It's either na-miss ka talaga niya na siguro dahil busy siya sa mga bagay. Bagay, syempre, hindi mo naman porket kaibigan mo nung high school, college, kaya is same thing pa rin na yung bonding nyo eh. Yeah. Diba? Talagang mapopocus siya sa ibang bagay kasi tumatanda tayo, hindi tayo laging enjoyment lang. At ang diba sabi ko, dalawa lang yan. It's either kinakamusta talaga niya or lalapit sa'yo ng favor yan. Yun nga yung common na sinasabi ni Quiz kanina na about money. Yun ang pinaka-common. Pero hindi naman lahat ng favor is money talaga. Sometimes, yan nga, rides, mga ganyan, common din. Maraming klaseng pabor eh. True yan. Pero, ang masabi ko sa nung humihingi ng mga pabor is talagang huwag nyo expect na oo agad. Talagang mag-expect expect the no, unexpected. Talagang hindi naman porque tumingin ka ng pabor sa kaibigan mo, alam mo matutulungan. Kasi ikaw, alam mo lang na matutulungan ka niya, pero hindi mo alam kung ano yung sitwasyon niya ngayon. Kung matutulungan ka talaga niya. Or, yun, i-expect niya lang kung unexpected na hindi talaga laging oo yung kaibigan mo. Iba-iba yung sitwasyon natin every single day. Hindi naman natin alam na bukas mahirap tayo, di ba? Talagang true, kung anong isa't sa'yo ng Diyos, yun ang buhay mo bukas. Yeah. True.
Siguro idadagdag ko lang din na kapag hihingi kayo ng favor sa kaibigan nyo, like, huwag nyo naman masyadong kapalan yung mukha nyo, no? Like, money limitations nyo din. Bota nga ako, 10,000, abroad ka naman eh. Bota ako, 100,000. Yung kita mo naman, triple eh. Okay, yung magpapadala, padala mo naman ako ng sapatos, oh. Kala mo naman, ulit dati yung sapatos dito na ako. But anyways, yeah, yun lang. Kung mag-a-ask kayo ng favor, make sure na manageable naman yung favor nyo. Mm-hmm. Para at least, hindi din nakaka-overwhelm sa tao na pag-a-ask sa inyo. Yes, true. Lagi nilang unawain yung sitwasyon ng taong lalapitan. Mm-hmm. Laging, yun nga, unawain talaga nila. Hindi yung ganun. Mas pangit yun. Yeah. Tapos, pag di kayo, ano, galit pa kayo, di ba? Yes. Hindi, yung ano, no? Dapat kay Tulpo kayo lumapit. Natulpo ka pa nung di ka binigyan ng favor, natulpo ka. Lagi na lang natin tandaan na ang kaibigan is dapat lagi andyan, hindi lang kapag may kailangan. Yan, true, oh, true. So yeah, gusto ko lang ding idagdag dun sa mga sinabi nyo, no? Yung tungkol dun sa, yung sa pag, yun nga, yung sa favor. Minsan, yung mga nanghingi ng favor, lagyan natin ng empathy, no? Isipin din natin na paano kung tayo naman yung hininga ng favor. Ano ba yung magandang way na sabihin nila sa atin kung paano nila hihingin yung favor niya? Gusto nyo ba same thing as sila din is lalapit lang sa'yo kapag may kailangan sila? Diba? Hindi naman, pangit naman yung ganun. Tapos pwede nyo din i-correlate yan dun sa mga... Ako gusto ko lang din sabihin, no? Idagdag ko, no? Dun sa mga... may nililigawan o yung nagpapaligaw, no? Pag naman alam natin na may gusto sa atin yung tao, wag naman nating abusuhin yung favors na hinihingi natin. Baka naman mamaya alam nang natin na gusto tayo nito, nililigawan tayo nito, tapos kung makahingi kayo ng favor, eh, wagas. Tapos ipi-friendzone nyo lang, no? Diba? Oh. Panoorin nyo yung last episode namin kasi friendzone yun, eh. So yeah, yun lang naman yung gusto kong sabihin. Kasi yung relationship ng pagkakaibigan tsaka relationship ng yung mag-partner is almost parehas lang yan eh. Parehas lang yan na bi-build at the same time, no? At saka masabi ko rin pala ko is ano, sa mga hinihinga ng favor tapos gagawin nila, wag na kayo mag-expect ng balik. Talaga, yeah, ayun, pag tumulong kayo, tumulong. Hindi yung kailangan may bawi lagi. Yeah, wag naman ganun. Kumbaga kapag umiram ka ng 100, dapat ang balik 200, di ba? Tinulungan yeah, true, mo nga eh. Kasi kung tinulungan mo sa 100, gawin nating matag, tinulungan mo sa 100, hirap na nga sa 100, papahirapan mo pa, dinoble mo pa. Yeah. Di mo na siya tinulungan, pinahirapan mo pa. Yes, so, true. Yung pinakaan. So, dagdag ko dyan, Papa Renz. Dadagdag ko yan. Ano? Yung mga sa ganyan sa favor, no? So, kung, ito madali lang kasing i-compute siya kasi kung may value. Ngayon, may tungkol sa pera. Pero hindi lang sa pera ito nag-a-apply. Kunwari, nanghihirap ka doon sa isang tao ng 1,000. Pero yung tao walang pera eh. Papahiramin ka niya ng 500. Huwag ka naman magtampo na 500 lang itabibigay sa'yo. Galit ba? Galit ba? Kasi ano yan eh, it's either wala talaga siyang pera or yun lang talaga yung nakayanan niya. At the same time, dun sa nagpapahiram, ipahiram nyo lang or ibigay nyo lang kung ano yung kaya nyo. Kasi ang mahirap niya, pag hindi niya naibalik yung utang na loob na sinasabi, isusumbat nyo. Huwag kayong magbibigay ng isang bagay na isusumbat nyo sa huli. So kung 100% yung hinihingi niya at 50% lang yung kaya nyo ibigay, Bigay nyo lang yung 50% para at least kung hindi nyo mabawi yung 50% na yun, okay lang kasi para sa inyo, okay na yun. Yun lang yung gusto ko. So yeah, maganda yung ano natin na yun ha. Pasok natin doon ha. Naisingin so, yeah. Mo pa yun ha. Naisingin natin yun. So yeah. So number 7 and the last one. So medyo mahaba yung topic pero maganda talaga eh. So ito medyo selfish yung dating ano. So number 7 sign is they only talk about themselves. So yeah. So meron ba kayong mga kaibigan na yung tipong nagkukwentuhan kayo siya lang yung topic nung usapan niyo. Tapos by the time na ikaw na yung magsasabi ng ano, makakagawa siya ng way no, ang galing niya no, makakagawa siya ng way para i-divert ulit sa kanya. Na to, it's all about her.
it's all about him. Parang ganun yung usapan. Pero usually sa babae ito kasi mga chismisan eh. No? Hindi naman sa ano, no? Pero pira kasi mag-chismisan. So yeah, hindi niya man lang chine-check yung feelings mo, hindi niya tinatanong kung ano yung ano mo. Ang gusto niya lang, ilabas ng ilabas yung gusto niya ilabas, pero ikaw, hindi kanya bibigyan ng chance. So masyado silang tinatawag nating self-absorbed or yung mga egocentric na mga tao, no? So kung ganyan yung mga kaibigan nyo, it shows sign na they don't respect your friendship. So okay, paparens tayo. Paparens, ano naman masasabi mo dito sa mga selfish na tao? No? Diniin ko talaga yun. Yan yung ano, in short, ano, yan yung mga kaibigan mong hindi interesado sa buhay mo or sa mga sasabihin. Tuwing nagkukwento ka ng update sa buhay mo, then hindi mo makikita sa mukha nila na yung excitement, kumbaga, na makinig o interesado man sa sasabihin. Laging segue talaga na iba yung pag-usapan kaysa yung sa'yo, Dev. Yeah. Wala ako masyado dyan eh. Kasi hindi ako para... yun yung sinasabi ko. Bihira yan sa mga... Yung mga lalaki kasi bihira yung mag-ano, no? Mag-usap ng mga ano. Puro minsan yan, nag-usap ng seryoso, biglang kalokohan na lang. Ano, kasi medyo umiiwas kami sa mga serious talk. Pero kung dalawa lang kayo, minsan, ano yan, nagsiserious talk naman yan. Usually, so, kasi yung lalaki, laging handa makinig lagi. So, yeah. Kaya nga lalaki lagi yung crying shoulder eh. Ng mga babae. Tapos, naano lang tayo, no? Nabibigo pa tayo. True, true. So, kay Pao naman tayo. Pao, anong masasabi mo dito sa ating last sign? I think wala pa ako na-experience na ganyan sa circle of friends ko. Pero, meron akong na-experience niya na ka-work ko. Na kumbaga, ito yung agenda natin para sa meeting. Pero, nasabi mo na lahat na kung ano yung nangyari sa buhay mo. And kung ano yung parang experience mo. Tapos, parang mawawala na tayo sa focus na parang, girl, ito yung agenda natin, ito yung dapat natin matapos for today. Pero since ang dami mong nasabi about yourself, like, syempre, andin yung empathy, andin yung makikinig ka sa kanya, pero kapag meron kang gustong, like, importanteng matapos on that day, like, parang nabubura yun, diba? Kung sa friendship naman, siguro meron lang akong narinig na ganong story na kumbaga talagang sa kanya lang. Like, the spotlight, mm-hmm. spotlight is on him. Na parang, okay, like, ilan sila dun sa grupo na yun. Pero parang yung dalawang oras mauubos lang na kumbaga, nagpapataasan ng ihi, tapos pinakamataas yung ihi niya kasi like, puro sa kanya. Na parang, you don't respect the time of others, yung boundaries mo, na masyado kang nakakain ng sarili mong success and like, ng sarili mong like, achievements in life na hindi mo man lang binibigyan yung iba na para makapag-share sa'yo ng kung ano yung pinagdadaanan nila sa buhay. So, yeah, parang kumbaga you're crossing the boundaries na ano ba talaga yung gusto mong mangyari dito sa friendship na to? Is it all about you? Yung hangout na ba yun is hangout with your friends or it's just a hangout na para lang makinig kami sa kung ano yung sasabihin mo? So, yes. Yeah, like, hindi siya magandang practice. Kaya kung medyo ganun kayo, please, like, just be aware na, okay, like, masyado nang madami akong sinasabi about myself and feeling ko na ako nagyayabang. Kasi, like, merong time na pwede kang mag-brag about what you did in life or kung ano yung mga na-achieve mo. Pero also have that time na allow people to share them, like, their experience then and, like, situation. So, yeah, I think that's true. So, yeah. Totoo yun, no? Marami talagang may mga tao talaga na masyado silang nagko-concentrate sa sarili nila. Gusto nila sila lang lagi yung bida ng usapan, no? Mahirap yung pagka-podcast mo yun kasi hindi ka makapagsalita. Alam, sa mga Pilipino, like, napansin ko lang na kapag nag-work ka dito sa Canada, lalo na kapag iba't ibang tao na galing iba't ibang bansa yung kausap mo, hindi mo alam kung saan ka papasok eh, na parang, okay, gusto ko na siyang i-cut, pero masama ba yun sa kultura nila or tama ba na i-cut ko siya? Yeah. So, parang, ayun din, na working in a diverse setting or like workplace, also
like medyo mahirap siya, kaya kailangan mo talagang mag-research din na kung paano mo i-assert yung sarili mo na okay, this, it's my time now kasi we only allotted 2 hours for it. So, better claim your space. So, sabi nga nila, don't be shy to take yours, to take on, parang take your space dun sa conversation kasi that hangout is not just about him or her. It's like about how many people you invited dun sa hangout na yun. Yeah. Diba? So, yeah. Yun, cool. That's true. Actually, maganda yung naisip mong ano, topic. No? Next time, itatopic natin yung about sa hardship ng mga OFW sa pag-a-adjust dun sa mga bansang pinuntahan nila kung paano mag-work dun. Minsan kasi ang hirap lang sa ano, no? Off-topic, yung minsan iniisip ng mga tao sa Pilipinas, yung iba sa kanila, akala nila is madaling magtrabaho dito. Akala nila is all good yung nakikita nila. Yes, pag kinonvert mo yan, it's all good. Pero pag dito mo yan ginasos, same-same lang yan. Parehas na parehas lang din yan. So, yeah. Next topic natin yan para ano natin. So, one final mga message. Meron ba kayong mga final message yan bago tayo mag-end sa ating podcast for today? Ikaw pa, Parens, meron ka ba dyan? Sige na ako na. Kasi pag si Pao na yung nagsalita, matatabunan na yung sasabihin. Joke lang. Ang masabi ko dyan sa fake friends is, kung may makaka-encounter kayo na ganyan is, hayaan nyo lang. Talagang ganun talaga na makaka-encounter at makaka-encounter ka talaga. Normal naman yun sa ating lahat, hindi lang Pilipino. Sa lahat, normal na normal. Ang sa akin lang, hindi porket wala kang kaibigan. Di naman importante na marami kang kaibigan. Di baling konti, pero solido yung kaibigan mo, diba? Alam mong nandyan. Yes. Pero kung wala kang kaibigan, okay pa rin yan. May matatakbo ka. Hindi. Ang pag wala kang kaibigan, magdasal ka lang. Ang Diyos naman laging nandyan yan eh. Yes, true. Kung wala kang malapitan, at least, ang Diyos, hindi mo alam kung at least, pag si God ang kausap mo, totoo lang. Walang yes. Peke-peke dyan. Pag true. Perfect timing lang. Matutulungan. Diyan ka mangingin ng favor, mahalay mo, di ba? Yes. So, pa rin yan kinabukasan, eh, di ka pa nasaktan, di ba? Yes. True. Kasi, oh, pag misang kapag kapwa tao mo, hindi mo rin alam, eh. Talaga. Kaya, mas okay na yung si God kausapin mo, hindi mo pa nakikita, is, yung pala, tinutulungan ka na. Minsan, hindi mo naman kailangan makita yung ano eh, yung physically appearance ng tao. Kaya yun. Yun ang para sa akin. Huwag kayong malungkot kung wala kayong kaibigan. Basta yung ang Diyos naman nandiyan lagi yan. Hindi kayo mawawalan at mawawalan ng kausap. O kaya kausapin yung si Siri. Tumakbo kay Siri. Pag ayaw nyo doon. Alexa. Yeah, ikaw naman Pao, ano naman ang iyong mga last message sa ating viewers? Siguro yung last message ko, madami kayong may encounter na fake friends sa buhay nyo, and this siguro sa mga bata, like sa young or sa mga youth na nakikinig ngayon. Patanda natin. Bata. Pero I think this is very important sa kabataan ngayon, especially sa Pilipinas. Like, yes, madami kayong kaibigan ngayon, yung barkada nyo everyday, iba-ibang set of friends na meron kayo. Pero as you grow older, makikita at makikita nyo yung mga tao na nagpapahalaga sa inyo. And one more, ayun nga, yung parang sinabi ko kanina na huwag kayong masyadong magpauto. Like, tanungin niyo yung sarili niyo, am I going to be happy kung sila yung makakasama ko? Worth it ba na mag-invest ako ng time, ng memories, and ng money with them? Like, masaya ba or like good set of friends ba sila or hindi? And if hindi man kayo makasama dun sa good circle of friends, that's totally okay. Kasi as you grow older, you'll learn something. So, kumbaga sa bawat bad or fake friends na may encounter niyo sa buhay niyo, you will learn one lesson sa kanila. Na it's yes. Either a good lesson that will push you to move forward or a lesson na parang
kumbaga magsiset na madadagdagan yung kung paano mo iset yung boundaries mo sa sarili mo na okay, nag-cross ka na sa line, bye, thank you for the experience or thank you for the friendship, but I already served my purpose sa'yo. Like, nagawa ko na kung ano yung mission ko to be your friend. And it's yes. Now time for me to move on and find the people na talagang i-value ako, na meron kaming same na concept kung paano kami mag-isip about life. So, yeah, like, kung wala kayong kaibigan, sabi nga ni Renzo, that's totally okay. Kasi ikaw at ikaw lang din naman ang makakatulong sa sarili mo. And if you don't have anyone, maybe andyan yung computer. Like, lalo ngayon na ang dami ng platforms na pwede mong talagang i-share kung ano yung nararamdaman mo, how yes. you perceive about friendship, about life, about relationship. So, there's always one anonymous viewer sa kung anong platform yung ginagamit mo. And that one viewer na pinagsasharean mo, maybe makaka-relate siya sa kung ano yung story mo. And maybe you'll make a difference on that one person's life. So, yes. Ayun lang. Pero yeah. True. Being nice about your and learn something about the mistakes and failure and just move on. Yes. Paparin, parang may gusto kong sabihin. Papalitan na talaga ako dito. So parang ano, no, yung sa mga viewers natin, gustong ang sinasabi ni Paparin is all about don't lose hope. Kay Pao naman is always learn the lesson sa certain situation. Ang gusto ko lang sabihin sa atin, itong mga sign natin is hindi to perfect, no? Marami pang ibang sign ng pagiging fake friends. At hindi lang naman, pag may nakita kang isa dito, fake na agad yun. Hindi naman to ganun. So, nasa sayo pa rin kung paano mo sila i-judge as fake friends. And gusto ko lang din sabihin na importante yung communication. Kung sa tingin nyo is nagka-categorize sila dun sa fake friends na tinatawag, pero ayaw nyo silang mawala kasi sila yung isa tinetreasure yung kaibigan eh. Pwede nyo silang kausapin kasi baka mamaya hindi din sila aware. Minsan kasi may mga taong ganun lang yung ugali nila, pero hindi sila aware na nakakasakit na pala sila, na ganito pala sila. Kapag ka ikaw yung nagbukas ng awareness na yon sa kanila, minsan sila mismo is magkakaroon ng learning dun sa situation na yun. Then, baka mas lalong ma-build up yung friendship nyo sa isa't isa. So, mag-ingat sa Pilipinas, no? So, in the meantime, kami po ang Gagambala TV, ang patuloy na gagambala sa umaga nyo. See you next time! Okay, peace out! Paalam!